Magandang araw muli sa atin mga kapatid sa pananampalataya. Ang araw po na ito ay gawa ng Diyos kaya dapat tayong magdiwang at sumamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan. Sa ating pong pagpapasimula sa ating pagsamba ngayon ay tayo lumapit sa Panginoon at humingi ng gabay sa Kanyang Banal na Espiritu. O aming Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami sa araw na ito at muling naming i-google at i-celebrate ang iyong kabutihan at pagmamahal sa amin at ang iyong pagliligtas na ginawa nang ikaw ay mamatay sa krus at kami ay tinubos at binigyan mo kami ng bagong buhay. Kaya Panginoon ay nais namin na pasalamatan ka, sambahin sa Espiritu at Katotohanan sa kabila ng mga sitwasyon namin na hindi kami nagkikita-kita face to face ay sa magitan ng ganitong pagbo-broadcast ay may paabot sa aming mga kapatiran at mga tao na makakapakinig ng mga salita, mga katotohanan tungkol sa katayuan ng isang mananampalataya at ang mga tao na kumakalaban sa iyo, Panginoon. Hiling namin na buksan mo ang aming pananampalataya, patatagin mo ang aming kalooban sa pagharap namin, sa hinaharap na binabanggit ng iyong mga kasulatan. Magbigay ito, Panginoon, ng kapatatagan, pag-asa, at punong-puno, Panginoon, ng pagtitiwala sa iyo. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli ay ating pong tutunghayan ang ating pag-aaral sa paksa na Christians and the Antichrist. Nasa part 2 na po tayo. Naway nung isang linggo ay nasubaybayan niyo po ito at ang ating paksang talata ay matatagpuan natin sa Unang Juan, Kapitulo 2, talatang 18 hanggang at 22. Ganito po ang sinasabi. Munti kong mga anak, ito ang huling araw, oras, at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling araw. So wikang English sabi, little children, it is the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many antichrists whereby we know that it is the last time. At ganyan din po sa Unang Juan chapter 2 verse 22, sabi niya, sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang sinumang nagsasabi nito ay ang Antikristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Okay, ito po ang mga salita ng Panginoon. Sa ating pong pag-aaral na ito, kagaya ng ating pamagat, ay Christians and Antichrist. So gusto nating malaman at matiyak kung sino-sino ba nga ang mga totoong Kristiyano. Ito ay isinulat ni Juan upang ang kanyang mga nakikinig o bumabasa ng kanyang epistles ay malaman at matiyak nila na totoo silang mga Kristiyano. Sapagkat marami sa ngayon ay nagsasabing sila yung mananampalataya, Kristiyano, pero tingnan natin kung tatama ba nga ang kanilang paniniwala. Napakahalaga po kasi. Okay, ang unang-una ay yung tinatawag na doctrinal test. Ang unang dapat nating matiyak at malaman sa pagsusuring ito ay yung anthropological test to evaluate the sinfulness of man. Ibig po sabihin ay malaman mo na ang tao ay matanggap niya na isa-isang makasalanan at hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Importante po na iyan ang kanyang paniniwala na siya'y talagang makasalanan at kailangan niya ng isang tagapagligtas. At ang pangalawa nga po ay yung tama niyang pananaw sa Panginoong Jesus. Yung Christological test is to evaluate Christ. Kinikilala ba niya na si Jesus ang Kristo? Siya yung Diyos na nagkatawang tao sa magitan ni Jesus upang mamatay at bayaran ang ating kasalanan upang mapawi ang puot ng Diyos sa atin. Napakahalaga po noon yung kanyang pagtitiwala, paniniwala kay Kristo. Ito po ang dahilan na kailangan niya ng tagapagligtas sapagkat nakita niya na siya ay isang makasalanan. At bukod po doon sa doctrinal test ay yung tinatawag na moral test kasi madali pong sabihin yun. Marami pong nagpapanggap na sila ay Kristiyano, tumanggap, may paniniwala, pero titingnan natin ang moral test. Kailangan meron pong makikitang pureba. At ang prueba pong ito, nag-iiba na po yung kailang pag-ibig. Kung ang mga hindi mananampalataya, iniibig nila ang sanlibutan, ito no, ang mangyayari, mahal nila si Kristo. Okay? Ang desire nila ay mabigyan ng lugod at maluwalhati si Kristo. At bukod doon,
ay meron din silang pag-ibig sa kapwa. Yan, yan po ang makikita. Dapat makita din po sa atin yan. Iba na yung ating minamahal. Okay? At ang pangalawa ay yung sa moral test ay yung tinatawag na obedience to the word of God. Kung noong araw, tayong makasalanan, ay lagi tayong sumusuway, ayaw natin sumunod sa Panginoon, ngayon gusto na nating sumunod sa Panginoon. Yung mga nakikita nating mali sa ating buhay, nakita natin sa sinabi ng salita ng Diyos, ngayon susundin na natin. So yan po yung makikita natin na mga test sa atin, the doctrinal test and the moral test. At ngayon po, kay makita natin, babalik po tayo sa tinatawag na ating pag-aaral, babalik tayo muli sa doctrinal test. At ang issue po nito ay tungkol kay Jesus Christ. Okay? Napakahalaga po kasi yung tamang pananaw sa Panginoon. Kapag mali kasi ang pananaw mo kay Jesus Christ, okay, ay ikaw ay may tuturing na hindi mananampalataya. Okay? O antikristo. Kaya makikita natin dito, ang totoong Kristiyano ay kanyang kinukonfess na si Christ, si Jesus ay Kristo o tagapagligtas. Ayan, yan po ang napakahalagang pag-aaral po natin. Kasi kung hindi nga po natin ipapahayag o aaminin o tatanggapin na si Jesus ang Kristo, ay tayo'y may tuturing na mga antikristo. Okay? So yan po yung ating kabuuan ng ating nakaraang pag-aaral. Ngayon ay sabi nga dito sa ating napakahalaga kung bakit napakahalaga na kilalanin natin. Sabi kasi dito sa unang Juan, chapter 2, verse 22, sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi, okay? Yung dinedenay, si Jesus ay Christ, okay? Siyang Kristo. Ang tawag sa kanila ay Antikristo. Sa makatuwid, ang mga tumatanggi sa Ama at ang Anak. Kaya napakahalaga po nga yung doctrinal test. Kapag ang paniniwala nyo ay si Jesus ay hindi Kristo o hindi tagapagligtas, ang tawag sa inyo ay Antikristo. Okay? Tapos sabi dito sa unang Juan chapter 4 verse 3, ang bawat espiritong hindi pinapahayag, okay? Hindi niyo kinoconfess na si Jesus Christ ay hindi sa Diyos, okay? Ay ito ang Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Okay? So yan po ang makikita natin sa may every spirit that confesseth not, hindi nila pinapahayag, hindi nila kinikilala na si Jesus ay Kristo na nagkatawang tao, in the flesh is not of God, hindi sila galing sa Diyos. Ang espiritu nila ay ang Antikristo. Okay? Na nakita natin na marami na at nakikita natin may malaking organisasyon, mga simbahan na hindi talaga kinikilala na si Jesus ang Kristo o tagapagligtas. At nakita na natin, napakarami na po nila yan. Okay? So yan po yung ating pinag-aralan. Kaya ngayon, sa ating paksa ngayon, ay babalik tayo dito sa unang Juan chapter 2, verse 18. At titingnan natin kung sino yung kanyang sinusulatan. Ang sabi dito, munti kong mga anak, okay? O little children, okay? It is the last time as you have heard, okay? Sabi niya ay ito yung mga, ang sinusulatan niya yung mga munting anak, okay? Sino ba yung mga munting anak na yan, okay, na binabanggit yan? At kung titingnan natin sa ating nakaraang pag-aaral, sa unang Juan, chapter 2, verse 13, sabi niya, kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagkat inyong nakikilala yung buhat pa sa pasimula na siya na. Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagkat inyong dinaig ang masama. Kayo'y aking sinusulatan, munting mga anak. Okay, yung minabanggit po yan. Sapagkat inyong nakikilala ang ama. Okay, so yan po yung little children. Kung naalala niyo po yung tatlong level ng spirituality, yung little children, young men, and also the father. Okay? So itong mga little children, ito yung mga spiritual baby. Kagaya ng ating napag-aralan, ang mga spiritual children ay medyo mababaw pa ang kailang pagkakilala. Okay, nag-i-start pa lang sila at madali silang maloko, madisib. Okay? So ang layunin ni Juan dito ay i-assist yung mga spiritual children sa isang napakahalagang pag-unawa tungkol sa huling araw. Okay? At sinasabi niya dito, children, sabi niya, children, you need to learn you are living in the last hour. Okay? Sa sinasabi niya, mga anak, dapat malaman niyo na nasa huling oras na kayo. Okay? Dapat malaman niyo na. Okay? So sa Grego, makikita natin dito kung sa ating pag-aaralan, dalawang beses po binanggit yung last hour sa unahan at sa huling bahagi. Okay? So iyan po ay makikita natin na binabanggit na children, last hour it is. Okay? Binibigang diin na talagang nasa huling oras na po tayo. Okay?
Kung titingnan po natin yung timeline of history, okay, salamat sa Panginoon at na medyo gumanda na ito. Ang last hour po ay yung tinatawag na ito po ay yung pasimula, okay? By the way, ang sa Bible po nahati po yung ating kalagayan, yung tinatawag na present evil age at saka age to come. At between that, okay, makikita natin yung tinatawag na the last hour, okay? Ang last hour po ay nagsimula po nung dumating si Jesus Christ hanggang doon sa second coming, okay? Okay, so yun po ang makita natin. At ang present age po naman ay simula po nung bumagsak ang tao, simula po nung nagkasala si Eva at saka si Adan, hanggang sa second coming po. Okay? So, yan po ang makita natin. At yung age to come ay yung babanggitin nga natin yung simula sa second coming hanggang sa millennium. 1,000 years po yun. Okay? So, yan po yung I hope na matandaan niyo po yan at sa susunod ay babanggitin uli natin yan. Okay? So, at least makita nyo lang ang ating binabanggit dito. So, makita natin dito, sabi ni Juan, the last hour began when Jesus arrived. Okay? So, yun po ang makikita natin. Nagsimula po yun. Okay? Nung dumating si Jesucristo. So, ibig sabihin, ito po ay 2,000 years ago na po nakakaraan. Okay? So, yan po makikita natin na ang last hour ay talagang simula nung dumating ang Panginoon. At kagaya sabi ko sa inyo, merong dalawang age, okay, na outline para us sa New Testament. Okay? Dalawang kapanahunan at yung tinatawag nga the present age and the age to come. At ang yung present age po nga, ang sinasabi ay is an evil age. Okay? At yun po ay binabanggit sa Galatians. Tingnan nyo po. Galatians chapter 1 verse 4. Sabi niya, na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y mailigtas dito saan? Sa kasalukuyang masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Okay, kita niyo yan, ha? Na ibinigay ng Panginoon, who gave himself for our sin, okay? Binigay ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili para sa ating kasalanan, okay? Bayaran 'yon, yung tubusin tayo. Anong dahilan? Kasi nga gusto niya tayong iligtas sa kasalukuyang ano, present evil world, okay? According to the will of God our Father. So, 'yan po talagang layunin ng Panginoong Hesus kung bakit niya isinugo ang kanyang anak, okay? Sa tamang panahon para ano, iligtas tayo sa present evil world na ito. Okay? So, yan po makikita natin. So, the present age is the evil age. Makikita po natin. Ang age na po natin sa kasalukuyan ay dinodominahan ng mga kasamaan. Okay? So, makita natin wherein all humanity has been in noong simula pa po ng ito ay nagkasala. So, no wonder po. Huwag po tayong magtaka kung bakit pasama ng pasama ang mundo dahil talagang sinasabi ng Panginoon ay punong-puno ito ng kasamaan at pinamumunuan ng kasamaan. Okay? So, ang ano naman po ang ibig sabihin ng the age to come? Kagaya ng sinabi ko sa inyo, the age to come is the kingdom when righteousness will prevail in the world. Okay? Yung talagang katwira na, wala na yung evil kasi nga si Satanas po ay ikukulong at ang kanyang mga demonyo ay kukulong po no after ng second coming, kukulong po siya and Christ will rule, okay? Siya na po mamumuno dito sa lupa with an rod of iron at yung tinatawag na millennium kingdom, yung 1,000 years na pamumuno ni Kristo na pinramis niya sa Old Testament at pinramis niya rin sa New Testament at ito ay pinapahayag sa atin in the end of the book of Revelation. Ayan, napakaganda po niyan na talagang isinulat na sa atin. Alam na natin yung mangyayari in the future. Okay? So, yan po ang makikita natin na ang present age natin is an evil age at yung age to come is the age na kung saan mamumuno ang katwiran at pamumuno ni Jesucristo. Okay? So, yan po ang makikita natin na sinasabi ni Juan, ito na po yung last hour. Okay? This is the present age at ito yung namumuhay na po tayo at sinasabi niya sa mga mananampalataya, sa mga little children, sa munting anak, na talagang namumuhay na tayo in the last hour. Okay? Kasi alam naman nila na ang Messiah ay darating, okay? At binanggit po yan ng mga propeta, okay? At matatapos po yung tinatawag na end of man's day at yung nga po ay yung sa tribulation time. At magkatapos po noon ay magsiset nga po siya ng kingdom at ang yung tinatawag na age to come. At maliwanag po yan sa banal, sa Old Testament
ay talagang binanggit po yan na merong pagitan, thousands of years bago dumating ang Messiah, and after nang dumating ang Messiah, ay meron din thousands of years na naman na mangyayari, kagaya nga po sa history natin, mga 2,000 years ago na ang nakakalipas. Okay? Pero alam natin na ito ay dinisclose na o nabanggit ito sa Isaiah 53 na pagdarating ng Messiah. Okay? So I hope na, at iyan po nga yung inaasam-asam ng mga Hudyo. At ang nakakalungkot lang po ay hindi nila kinilala na yung Jesus na dumating noon ay yung ang Messiah. Okay? Ang hinaantay nila yung Millennium Kingdom. Okay? So yan po ay ating natunghayan. So para sa ating ngayon, na nasa present age, we have the marvelous privilege, no, na nabubuhay tayo ngayon sa last hour. Ito yung tinatawag na present evil age at the living at the time na matatapos yung age that has actually come and inaugurated, no, na pinasimula yan nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? So dito po makikita natin na sa some passage na ito ay makikita natin na yung sa chapter 4, no, ng Galatians, ayan, makita natin dito na sinasabi dito, when the fullness of the time came, okay, pag dumating na talaga yung katuparan, okay, God sent forth His Son, okay, it was the perfect God's timing when the exact moment came that He sent forth His Son. Ayan, napakaganda po talaga niyan na sinasabi na yung age to come, no, dadarating, okay, sa ano, at siya sabi nga dyan sa Galatians chapter 4 verse 4, sabi dadapat nang dumating ang kapanahunan, okay, in the fullness of age, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Okay, so makikita natin na talagang yung plano ng Panginoon, okay, yung fullness of time na bahagi po, no, ng katuparan na mangyayari in the last hour ay darating yung Messiah. At yun nga po yung si Jesus Christ. Okay? So, tanda po natin na sa ating panahon ngayon, kumbaga ay this is the final chapter in human history. Okay? So, kumbaga sa oras ay 24 oras, ay nasa huling chapter na po tayo. Nasa huling bahagi na. So, the last 6 hours na lang tayo. Okay? Kung hahatiin natin sa apat. Okay? So, yun po ay makikita natin at ito po ay nangyari. Okay, yung katuparan, okay, humantong po ya sabi da this bring to the present evil age to its culmination, the arrival of the Messiah. Okay? So bagamat tayo ay nasa present age, nasa huling oras na, pero alam natin nangyari na po ang plano ng Panginoon, yung pagdating ng Messiah. Okay? So yan po ay maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? So I hope na ito ay magbigay sa atin ng kaligayahan at pag-asa na talagang mangyayari yung lahat ng ipinangako ng Panginoon sa banal na kasulatan. Okay? Ano po yung sinabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11, at ito po ay tinutukoy ay ang tungkol sa Old Testament. Anong sinasabi? At ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang na nasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng panahon. Okay? Sabi yan, now all these things happen unto them, for example. Okay? Ang tinutukoy po doon ay yung binanggit ng nasulat sa Old Testament. Okay? And they are written for our admonition, okay? Pagpapaalala, upon whom the end of the world are to come. Darating talaga po yung huling panahon at ito na nga po yun. Okay? So yan po ay, ika nga ay talagang makikita natin na ginamit ng Diyos ang mga maraming propeta sa Old Testament. Okay? Na talagang merong darating na Messiah at yung nga po ay nangyari nung dumating si Jesus Christ. Okay? So sana po ay makita natin at hindi tayo maligaw. At nakakalungkot nga po, ang mga Hudyo ay hindi pa ho, marami pang mga Hudyo ang hindi kilala na si Jesus na nga yung Messiah na nagligtas sa atin. At yung sa spiritual, kaya siya namatay sa cross, ay para bayaran ang ating mga kasalanan. Ang inaasahan po nila yung physical na pagbalik ng Panginoon, mamumuno siya as political power. At yun nga po yung sa Millennium Kingdom. Okay? So yun po yung kanilang inaasam-asam.
pero na-miss nila yung totoong, okay, na huling araw na binabanggit, the fullness of time, okay, yung pagdating ni Jesus Christ. Okay, so sana ay hindi tayo maloko o maling lang din. Kaya maliwanag na sinasabi dito sa susunod na sa Hebrews chapter 1, okay? Verse 1, sinasabi po diyan na noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 'di ba? Sa Old Testament, nagpapahayag ang Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang paraan at sa pamamagitan ng anong propeta. Pero dito daw sa huling araw, okay? Kita niyo on the last day, siya ano, nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak at nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. So yan po maliwanag na talagang nasa huling araw na tayo at nagsimula nga po yung last hour noong dumating si Jesus Christ at doon siya nagsasalita ngayon. Kumbaga ay nangungusap ang Diyos, yung kalooban ng Diyos ay ipinapahayag sa magitan ni Jesus Christ. Okay? So yan po maliwanag, no? Na talagang pinasinayaan ng Panginoon ang huling araw noong dumating si Jesus Christ. Okay? So makikita natin kung sa ngayon it was 2000 years ago, okay, na nagpasimula na yung pong tinatawag na last days. Okay, so tandaan naman natin, sabi pa dito sa Hebrews chapter 9 verse 26, sabi sabat sa ibang paraan ay kinilala na siyang magbata madalas mula ng itatag ang sanlibutan, dapat ngayon ay minsan siyang nahayag sa katapusan ng panahon upang alisin ang kasalanan ng sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Okay? So makita natin na for then must he often have suffered since the foundations of the world. Okay, nandoon na po ang Panginoong Jesus. But now, in the end of the world, okay, doon sa last day, okay, sa last hour na binabanggit nga natin, ay nagpakilala siya, he appeared. Okay? Nagpahayag siya upang ano, anong purpose talaga niya? To put away sin by the sacrifice of himself. So yun po ang na-miss talaga ng ibang mga tao, lalo na po ang mga Hudyo. Ang unang pagdating niya sa mundo na ito ay para labanan ang kasalanan. Yun po ang malaking problema ng tao. Kaya para po mapawi ang galit ng Diyos sa atin, di ba, nagsasacrifice nga po, tinuro ng Panginoon, mag-aalay ka ng tupa na walang kasalanan o walang sakit, di ba? At yun nga po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At kaya po siya namatay sa cross. Okay? So sana po ay yun po ang makita nating unang-unang na-accomplish ng Panginoon nung unang siyang dumating. Okay? So yan po ay napakahalaga. At ang susunod makita natin dito na si Christ was manifested at the time called the fullness. Okay? Kaganapan. Kumbaga nagpakita siya na kaganapan. The consummation. The last day. Okay? So, yan po ay makikita natin na the fullest, yung kapanunan at talagang lubos. Okay? Natupad. Okay? Nang sinasabi ng banal na kasulatan na darating siya sa takdang panahon at yung nga po yung tinatawag na last days. Okay? Upang ano, bayaran ang ating mga kasalanan. So, hindi lang po si Juan ang nakapagsabi niyan. Okay? At hindi lang po yung sumulat ng Hebrews. Okay? Kundi maging si Pedro, okay, na kanyang alagad, na sabi niyan, na nakilala na ng una bago ititag ang salibutan, ngayon inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Okay? So maya makita niya siya, who verily was foreordained before the foundations of the world, but was manifested in this last time for you. Okay? So matagal na po yan, bago pa nilikha ang mundo, ay talagang itinalaga na po ng Panginoon na magpapakita siya o iyahayag si Jesucristo sa huling panahon, okay? Sa huling oras, okay? At yung mga po ay napasinayaan at nakita natin na nakatala sa banal na kasulatan yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ito po yung matagal na naka-ordain na o kaya nga ay itinatag na bago pa ang sanlibutan, okay? And then sabi pa niya sa 1 Peter chapter 4 verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Okay, malapit na. Kaya ngayon ay mga kahinahon at mga puyat sa panalangin. Okay, para sa kanila, nung isinulat ni Pedro yun, ay hindi nila alam na akala nila na darating na ang Panginoon at that time. Sabi niya, but the end of all things is at hand. Malapit na, malapit na. Okay? Kaya abutin na.
But ye therefore sober and watch unto prayer. Okay? So, yan po makikita natin na talagang malapit na. Okay? So, ngayon ang susunod na tanong, how do we know it is the last time? Okay? Paano natin malalaman na talagang nasa last time na tayo o the last day? Okay? Ang pangatao po ay nagtatanong, people have the right to ask that question. Okay? Tama naman na magtanong tayo, nasa huling panahon na ba tayo? Paano natin malalaman na talagang namubuhay na tayo on the age, end of the age? Okay? How do we know that it is this is the last day of this present evil age? Okay? Paano? Okay? So, babalik ulit tayo doon sa ating paksang talata. Ano sinasabi sa atin? How do we know? Okay? Sabi dito. Ano sabi sa banaloks natin? Just as you heard that Antichrist is coming. Okay? Paano nyo malalaman na tayo na sa last day na? Kung paano nyo narinig, okay, na ang Antikristo ay darating. Okay? He is the pictures of the last hour. Even now, many Antichrists have risen. From this, we know that it is the last hour. Okay? So, diyan po malalaman natin. Paano natin malalaman na tayo ay nasa huling araw na? Ay mayroon daw ano, darating na Antikristo. Okay? By the way, yung makita natin yung Antichrist dito ay singular. Meron pong mga, sabi niya, yung many Antichrist, yung mga plural. Okay? So paano natin malalaman? Okay? Are we at the end of the human history? Okay? Kung may nagtanong sa inyo na nasa end na tayo ng human history, ang sagot po dyan ay yes. At bakit? Ay bumalik po tayo dito na sabi dito, na sinasabi dito sa ating talata. Sabi niya, you can't have Antichrist until you have Christ. Okay? Luwanag po yun. Wala pong Antikristo kung walang Kristo. Okay? As soon as you have Christ, nung dumating po si Kristo, okay, gayang sa inyo 2,000 years ago, ay makikita natin dumami ang mga tinatawag na mga kumakalaban kay Kristo. At yun po ang nagpapatunay that we are living in the last hour. Okay? Maliwanag po ba yun? Okay? So tandaan po natin ang mga Hudyo alam niyan. They knew that the end of the present age would be the arrival of Messiah. Okay? Alam nila na ang talagang end, no, katapusan ng present evil age na ito ay yung pagdating ng Messiah at yung nga yung pagdating ni Jesus Christ. Alam nila na ang Messiah ay dadating dito at maghahari, okay? The kingdom of righteousness and glory. At alam din nila, kailang kaalaman, ito ang mapupuno ang earth ng peace and Messiah would reign, righteousness would prevail. Okay? Pero yun po yung inaasahan nila yung millennium kingdom. Okay? So we know that when the Messiah came, ay alam natin na ito ay yung pagdating ni Jesus Christ. At yun ay pinasinalaan niya na parimula ng tinatawag na last hour on this present evil age. Okay? So, nung dumating si Kristo, maliwanag po yan, ay dumating din ang maraming ano, Antikristo. The opposition, okay, hindi po nagtagal. Okay? At talagang makikita natin, sabi nga nito, ay nung inannounce po ni Jesus Christ na siya yung Messiah, okay, ano nangyari? 3 years later, alam natin na buhay si Jesus Christ dito for 33 years. Noong 30 years ay namuhay siya as a carpenter and then nag-start siya ng ministry noong at the age of 30, payag siya, nagpakilala na siya na siya yung Messiah. Ano po nangyari? After 3 years, okay, ano ginawa sa kanya? They crucified him on the cross. At doon po nagpasimula na ano, ang tinatawag na mga Antichrist spirit, yung kumakalaban, kumokontra, rumereject, at kumakalaban sa Panginoong Hesukristo. Which has continued hanggang ngayon ay nagpapatuloy, okay, sa ating panahon na ito na lumilipas na ang 2,000 years period. Okay? So yan po makikita natin. At katunayan, sabi niya ay in fact, one of the greatest proof, ano yung totoong na pruweba, na malaking pruweba na si Jesus ang Messiah ay ang spirit of Antichrist. Okay? The more na maraming kumakalaban kay Jesus Christ, siya yung katunayan na talagang siya yung Messiah. Okay? Alam nyo ba na si Jesus is the most loved person, talagang pinakamamahal siyang person na talagang namuhay, lumakad dito sa earth, and also, siya rin ang most hated person. Okay? So, yan po ang katunayan na makikita natin
na makita natin dito, there is so much opposition, okay, na talagang kumakalaban kay Kristo noon pa, okay, that he has to be the Messiah. Ang dominant world attitude, okay, ang namumuno po ngayon sa buong mundo na ugali ay yung that is against Jesus Christ. Napakarami na pong mga tao, lalo na yung mga Muslim at ibang mga reliyon na talagang hindi siya kinikilala, that resent him, talagang tinatanggihan siya, and also he hate him. Okay? When he truly represent, pinepresent sa atin at pinire-represent, the dominant world attitude is the proof that he is Messiah and that it is the last day. And he indeed is the true Messiah. Okay? So sana po ay naunawaan natin yan, na dahil nga po sa dami ng mga oposisyon, kumakalaban, okay, sabi nga ay para masabi natin na tayo ay nasa huling araw na lalabas ang mga Antikristo. Alam natin na walang Antikristo kung walang Kristo. At dahil nga po si Jesucristo, si Jesus Christ ay nabuhay at siya yung pinakamaraming at hanggang sa ngayon ay talagang maraming ay mga taong ayaw siyang kilalanin. Okay? Iyan ang nagpapatunay na siya na yung totoong Messiah. Okay? So yan po ang makikita natin dito, okay, na katotohanan. Okay? So dito sinisimple na sinasabi ni John yung eschatology na mangyayari in the future. Sabi niya, "You have heard that the Antichrist is coming." Okay? Napansin niyo po yung salitang heard, yung narinig niyo na ang Antikristo ay darating. Okay? So pag-usapan natin ulit itong tinatawag na Antikristo. Ito yung singular, okay, na Antikristo. Okay? Sabi niya dito, how have they heard? Ang tanong ay, paano nila nalaman yun? Okay? How do they know they are going to be in the final Antichrist? Eh, if in fact, okay, yung word na Antichrist ay hindi naman lumabas, okay, sa ibang mga kasulatan. Sa Old Testament, na lumabas lang yung word na Antichrist doon sa sulat ni John, sa Epistle, sa 1 John nga po, sa chapter 2. Doon nga po nag-umpisa yun. So this is the first New Testament mentions of the term Antichrist. Pero ano sinabi ni John? But sabi niya, but you have heard that the Antichrist is coming. Okay, tingnan po natin. Paano nila nalaman yon? How would these people know about him, yung tungkol sa Antichrist na darating? Okay? So, yan po makita natin. Dito, sinasabi niya, how would these people know about him? Ay, tanda po natin. Basahin niyo po yung Daniel chapter 7, chapter 8, and chapter 11. Kanina pong magay, binasa ko liyan. At kailangan niyo ng komentaryo para maunawaan niyo ang tungkol sa darating na Antikristo. Hindi man binabanggit yung pangalang Antikristo doon, pero siya po yung itinutukoy. Okay? And then also, ano pa? Ang sulat ni Pablo sa mga Thessalonica, okay? At ito po ay nasulat 51 to 52 AD after death ng Jesus Christ. So, manauna po yan. Samantala yung Epistles of John, nagsimula siya sa 60 AD at yung Revelation po ay 90 to 60 AD. So, nung sumusulat po si Juan na sinasabi niya, you have heard, ay posible yung mga mananampalataya noon na sinusulatan niya sa Epistles, okay, ay nabasa yung sa Old Testament, Daniel chapter 7 and chapter 8 and verse 11, and also just recently, okay, ay yung sinulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica na iyon po ay naisulat ng 51 to 52 AD. Okay? So, diyan makikita natin na may 40 years lang po na pagitan ng writing nila. Okay? So, I hope na naintindihan natin kung bakit sinabi niya, you have heard. Okay? At ang gitin natin sa huling talata, sa may even now, many antichrists have risen. Okay? Sa ating binanggit na sa chapter 18, verse 18. Anong ibig sabihin yun? So, ibig sabihin, yung final antichrist is no solitary figure. Okay? Hindi lang po siya nag-iisa kasi siya po ay tinatawag na final one in the long line of antichrist. Okay? Kagaya sabi nga sa inyo, sa chapter verse 18, merong mga antichrist many. Okay? Marami po yung mga against, marami yung nagpapanggap, marami yung nagre-reject kay Christ, pero
itong tinutukoy na Antichrist, okay, na pangunahin, na nag-iisa, na talagang mamumuno, okay, maglalaban kay Kristo, ay siya yung pinaka-final, kahuli-hulihan. At yun nga po ay binanggit sa Daniel, sa Book of Thessalonians, at yun nga po binanggit ni Juan, at ang nilagay niya po ng pangalan na Antikristo. Okay? So, yan po ang makikita natin na the final. Okay? So, tanda po natin, anyone na nag-uupos kay Christ, kagaya ng akin nabanggit sa inyo, anyone na talagang false represent Christ, yung nagpapanggap na Kristo siya, tawag po doon ay false Christ, yung mga false prophet, okay, marami po yan, at yung mga pseudo Christ, okay, yung mga nagpapanggap nga, ay marami rin, at nakita natin sa ibang bansa, hanggang ngayon, meron dito sa atin sa Pilipinas na nagkiklaim siya. Tandaan po natin, ang lahat ng umatake, lahat ng nag-a-assault kay Christ, ang tawag po sa kanila ay Antikristo. So ang ating mundo po ay punong-puno ng mga Antikristo. Mga liberal theologians na talagang dinay-deny nila yung pagka-Diyos ni Kristo. Ang taglay po nila ay ang espiritu ng Antikristo. Maging sa Amerika, may tinatawag na si Charles Manson, okay? Manson, okay? Siya rin po ay nagpapanggap na talagang identify niya na siya raw ang Kristo, okay? So anyone who attack yung pagka-Diyos or yung humanity, yung gawa ni Jesus Christ, ang tawag po sa kanila ay ang mga Antikristo. All of that, okay, tandaan po natin, ay darating sila sa tinatawag na Antikristo. The one of the reasons we were in the last days. Ito ang dahilan kung bakit nandito na tayo sa last days. Naglitawan na po ang napakaraming mga Antikristo at yung darating na mga darating na Antikristo, okay? So, yan po makita natin. Sabi dito, na just as you heard that Antichrist is coming. So, kinakailangan ay parating na yung Antikristo, yung nag-iisa na yun. Bagamat marami na, sinasabi nga sa inyo, na mga umuupos, kumakalaban, nagpapanggap, pero meron pa kong darating na isa. Okay? Sabi niya dito, ay maari na sinasabi nga ni Juan na nalaman nila ang tungkol sa Antikristo dahil ano, na-expose sila sa 2 Corinthians, Thessalonians chapter 2 verse 3 to 12. Okay, at punta na tayo dito. At para makita natin ano sabi dito ni Pablo, na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pagpapahayag o isulat namin. Huwag kayong magpadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating, hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik, okay? Laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. So ayan po, makita natin dito na sinasabi ng banal na kasulatan, sabi niya ay darating daw yung taong makasalanan, the man of sin, o dito sa translation na ito ay suwail, at yung son of perdition. Darating muna yun bago yung tinatawag na huling araw ng Panginoon. By the way, yung huling araw ng Panginoon, okay, in the Lord's Day ay yung katapusan po yun ng tribulation time. Okay? Dalawang klase po yun. Yung paghihimagsik, yung araw ng Panginoon ay paghihimagsik, yung talagang judgment ng Panginoon. Papatayin niya itong Antikristo na ito. At sa huling end of millennium time, meron uli yung si Satanas naman at kanyang mga kapwa. So, dalawang bahagi po yung araw ng Panginoon. So, dito makita natin na ang mga taga-Tesalonica, okay, yung sinusulatan ni Paul, ay akala nila dumating na ang Panginoon. Kaya sabi niya, huwag kayong maniwala. Akala nila na miss nila yung rapture. Okay, kasi nga nakakaranas sila ng paghihirap eh. Kasi part ng pagdating ng Panginoon ay meron talagang kahirapan. Akala nila nandoon sila ngayon sa tribulation time. Sabi niya, huwag kayong maniwala. Hindi pa mangyayari yun. Kasi nga hindi pa dumadating yung Antikristo o yung hindi Antikristo ang tawag niya dito, the man of sin and the son of perdition, okay, yung okay. So ano yung term na makikita natin na title ng Antichrist? The man of lawlessness, okay, yung mga suwail nga o yung walang kinikilalang batas, okay? At ano pa sa kanya? The son of perdition. Ang ibig sabihin ng perdition ay po ay son of destruction. So yan po ang makikita natin, okay? Kinakailangan dumating pa yan bago dumating yung tinatawag na second coming, ha?
Iba po yung second coming at iba yung rapture doon sa ating dinidiscuss kanina, okay, sa ating timeline of history, okay? So marami kasi ho doon ay nakakamali, okay? So ito, sabi dito, sabi niya sa verse 8, mahahayag na ang Suwail. Magpapakilala talaga siya, okay? Yung Suwail nga ay yung man of lawlessness, man of perdition, o yung tinutukoy ni Juan na Antikristo. Sabi niya, ngunit pagdating ng Panginoon, papatayin niya ang Suwail sa magitan lamang ng pag-ihip at pagpupuksain niya ito sa magitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. So, maliwanag po yan. Yung sa second coming at the end of the tribulation, yung Suwail, yung Antikristong mamumuno sa mundo, ay anong gamit niya? Ihipan niya lang. Okay, kita niya na kahit magsama-sama sila ng mga sabi nga ay, kung pag-aaralan nyo, 10 mga hari o pinuno ng mundo plus siya, panglabing isa siya, okay, magsasama-sama sila. Pero pagdating ng end of the tribulation, anong gagawin ng Panginoon? Hihipan lang. Kita niyo yan. Talo na siya. And then sabi sa verse 9, paglitaw ng Suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. O saan ang gagaling yung kanyang kapangyarihan? Kay Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanglinlang ng mga himala at kababalaghan. So, yan po ang makikita nating nangyayari sa hinaharap. Okay? So, dito sinasabi ni Paul na sa mga taga-Tesalonica, hindi pa dumating ang Day of the Lord. Hindi pa yung judgment sa lawlessness. Kasi nga yung judgment sa lawlessness ay mangyari sa end of the tribulation. Okay? Hindi pa. Eh, huwag kayong mabahala kasi hindi pa dumadating yung Son of Destruction. Okay? Hindi pa rin dumadating yung tinatawag na apostasy. Okay? Okay? Maliwanag po yun. So, yun po yung mga palatandaan. Yung sinasabi, the day of the Lord would come until the apostasy o the apostasia. Okay? Sa Greek word. Okay? So, yan po maliwanag doon. Ang ibig sabihin ng apostasy, sa short definition to, ito ay revolt. Okay? O yung mga pag-aalsa, okay? O paghihimagsik, o rebellion, okay? Yung ika nga ay paghihimagsik din nga at insurrection, okay? So yan po ang mangyayari. Magsasama-sama talaga sila, lalabanan nila ang Diyos, okay? So talaga magpapahayag sila ng galit at puot. Talaga, yan po ang masasabi dito. At yung pangang word na apostasy, ang ibig nga sabihin yun ay rebellion, ay makikita natin na binanggit sa Joshua 22:22. Sabi niya, ang makapangyarihan, ang Diyos, ang Panginoon, ang makapangyarihan, ang Diyos, ang Panginoon, ay siyang nakakatalastas at makakatalastas ng Israel. Kung paghihimagsik nga o kung pagsasalangsang laban sa Panginoon, huwag mo na kami iligtas sa araw na iyon. So yan po yung mangyayari na talagang binabanggit na apostasy o yung rebellion, okay? Yung talagang pagsalangsang o paglaban sa Diyos. Okay? Maliwanag na naroon pong nakalagay sa Biblia. At ang ibig sabihin din ng apostasy sa mahabang definisyon ay ito po ay yung deliberate, talagang pagsadya na talagang i-abandon, okay? O tumalikod of the former professed position. Kung ikaw ay nagpapahayag, no, na sa Diyos ka, alimbawa, sinasabi mong naniniwala ka sa Diyos, pero tumalikod ka, o kasi nga nagpapanggap ka, ay yun po ang tinatawag na apostasy, okay? Yung defection, okay? A deliberate abandonment of a former professed position. Okay, halimbawa, umaanib ka dito sa, halimbawa, di ba meron sa Korea, merong North and South, okay? Dati ka ay nasa North, tumalikod ka sa North, pumunta ka sa South. Okay, kung ikaw naman ay galing sa South, tumalikod ka sa South at kumampi ka daw sa North. Yung pong ibig sabihin noon, nag-defect ka, okay? Tumalikod ka, dati kang kasama nito. At dito rin, makita natin na halimbawa si Dimas, si Judas, makikita natin kasama mo dito si Jesus, pero ano nangyari sa iyo? Tumalikod ka, nagpapanggap ka lang pala. So yan po ang tinatawag na defection o yung apostasy, okay? So, yan po ay makikita natin nangyayari sa banal na kasulatan. Okay? So, itong apostasy na ito ay hindi yung tinatawag na general defection, okay? O general abandonment kay Christ.
Bagamat na ito'y makikita natin nangyayari sa kasaysayan at marami pong nangyayari na apostasy sa tinatawag na tinatawag na church ng sa Revelation chapter 3 verse 14 to 22 yung Laodicean church, di ba? Na superficial po yung pag yung kailang identification o pagkakilala nila kay Kristo. Yan ang sabi ng Panginoon, isinuka sila. Okay? So, marami pong mga ganun nagpapanggap ng mga Kristiyano. Pero mga mali nga po yung kailang mga doktrina at paniniwala at paniniwala nila sa Panginoon. At marami pong ganyang mangyayari. Okay? At lalabas nga po yan sa huling araw. At yan nga po yung sinasabi sa banal na kasulatan. Okay? Ano po yung sinabi sa mangyayari sa huling araw na sinabi ni Pablo kay Timoteo, sabi niya, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa mga huling araw. Okay? Anong mangyari? Iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapandinglang na espiritu, sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan nito ay pinalalaganap ng mga taong anong sinungaling at may mga manhid na buthi. Okay, imagine niya, yan, makikita natin na talagang merong tatalikod, merong apostasy. Okay, yung mga nagpapanggap. Totoong naman hindi sila mananampalataya, nagpapanggap lang po sila. Okay? At ano pa yung sinasabi dyan sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5? Sabi niya, ano pa ang mangyari? Dapat mong malaman sa mga huling araw, okay? In the last day, ay magkakaroon ng mga kahirapan. Okay? Part ng huli ay nangyayari sa ngayon. Ang mga tao ay magiging ano, makasarili na lang, sakim sa salapi, magiging palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Yeah. I hope na nakikita nyo na yan, nangyayari sa ngayon. At sabi niya, sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Ano, sabi dito sa verse 5, sila ay magkukunwaring makadiyos. Kita niyo yan? Kunyari lang sila. Hindi talaga totoo yan. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang mga uri ng mga tao. So, the reason kung bakit talaga silang tumalikod, eh kasi nagkukunwari nga lang sila, nagpapanggap lang sila. Di ba? So, yan po kaya nga po natin pinag-aaralan yung test natin. Baka nagpapanggap lang. Marami nga kasi nagpapanggap ng mga nagsasabing mananampalataya kay Kristo sila. Kaya dapat ma-identify natin kung sino yung totoong Kristiyano at yung mga Antikristo. Kasi ang mga Antikristo, mapagpanggap lang yan. Nagpapanggap nga kaya yung na Kristo eh. Okay? Nagpapanggap, nagkukunwaring makadiyos. Okay? Ano pa sabi ni Pedro? Eh, sabi niya sa 2 Peter chapter 2 verse 1 to 4, 3. Noong una, ang mga huwad ng mga propeta ay lumitaw sa Israel. Gayun naman, ang mararating sa gitna ninyo ang mga huwad na guro. Kita niyo na. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagliligtas sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya hindi magtatagal sila man ay mapapahama. So, kita niyo na. Mga huwad, mga bulaang propeta at itatakwil nila talaga yung turo ng Panginoon. At sabi dito sa verse 2, at marami silang mahihikayat na susunod sa kanilang kahalayan. Kita niyo yan. Yan ang nakakalungkot. Kasi nga hindi sila nag-aaral at nalalaman ng talagang totoo tungkol kay Kristo, kaya naluloko sila. At kaya nga sinusulatan ni Pablo, ni Juan itong mga munting anak. Kasi nga madali sila rin kasi nga bago sila, pwede din silang maloko. Kaya dahil dito, pati daan ng katotohanan ay mapaparangan tangan ng masama. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin niya kayo sa pamagitan ng kailang matatamis na pananalita. Kita niyo, ang dami ng maluluko kayo. Okay? Matagal nang nakahanda ang hato sa kanila at ang pagpuksa sa kanila ay hindi ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. So, kita natin, hindi natutulog ang Diyos sa kanila. Okay? Alam ng Panginoon niya. And then, ano pa sabi ni Judas, okay, ni Jude, okay, sa verse 17 and 18, sa kanya, mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Noong pa may sinasabi na nila sa inyo, sa huling panahon, in the last day, ay lilitaw na ang mga taong mapanlait at alipin ng masasamang nasa ng laman. Okay? So, yan po ang makikita natin. So, dito, sa mga talatang ito na aking nabanggit, hindi binabanggit ni Pablo ang tungkol sa general flow. Okay? He is not talking about sort of general flow of apostasy, yung maramihan.
He's not talking about the churches na nag-abandon that they once believed, or yung Christianity in general defecting in some kind of a sort general overall decline, pagbaksak. Although, makita natin ay definitely ito ang mangyayari. Okay? So, pero tandaan po natin, meron pong general defection. Okay? Meron talagang pag-decline at makikita natin na marami niyan mangyayari. Okay? Pero dito makita natin, he is talking about the apostasy. Okay? Very unique po ito na talagang malalaman natin. Sabi nga dito ay, sabi nga, he is saying the day of the Lord can't be here, hindi mangyayari ito because the apostasy hasn't happened. Hindi pa po nangyayari. Itong apostasy ito as the coming first and being led, no? Ito'y pinamumunuan ng man of lawlessness na talagang ipapahayag po ito. This is the son of destruction. This is an event that has to be happened. Mangyayari at mangyayari po ito. Ito po yung pinatawag na climatic act, okay? Yung sukdulan, ito. Baga kung marami pong mga antikristo, mga nagpapanggap na Kristo, okay? Ito po yung pinakasukdulan na, okay? Rurok po, talagang ano, ma-identify po natin ito. Ito po yung tinatawag na climatic revolt. Maghihimaksik talaga sila, sama-sama po sila talaga. And also, yung tinatawag na climatic rebellion that's going to take place. Magsasama-sama po talaga sila. So, yung mga nangyayari in the past, yung ginawa sabi natin ni Hitler at mga iba pang kumalaban sa mga mananap, hindi pa po yun. Kasi ito, pagsasama-samahin niya ang iba't ibang mga namumuno sa ibang bansa at siya yung namumuno roon. Okay? So, yan po ang nangyayari. At kagaya sabi nga siya, kailan mangyayari yan? Ito po ay mangyayari dito sa panahon ng tribulation time. Okay? Magsasama-sama po sila. Okay? Sa umpisa, by the way, ay tayo po ay nasa church age o present age. Okay? Ang hinahantay natin bilang mga mananampalataya yung rapture. So, ibig sabihin, ang mananampalataya, hindi na po na mararanasan yung tribulation time. Okay? Yung, at dito, lalabas nga po yung dakilang apostasy, paghihimagsik, maglala, magsasama-sama po sila. Okay? Agay ang aking nabanggit sa inyo, pagdating ng Panginoon, the second coming, bababa siya. Anong sabi? Anong gagawin niya sa the son of lawlessness? Ihipa niya lang. Okay? Mamamatay, isang hip ka lang. Patay ka na. Okay? So, yan po makikita. Kahit magsama-sama po sila, 10 kings o 10 president, panglabing isa siya, wala po sila. Kahit may superpower po sila pagdating ng Panginoon, wala po sila. Okay? So, I hope na makita natin. So, yun po yung inaalala ng mga taga-Salonika. Akala na lang dito sila. No. Hindi pa ho dumadating ang Panginoon. Okay? At binanggit din po ni Paul sa Thessalonians yung tungkol sa rapture. Dadagiting kayo. Hindi mo mararanasan itong tribulation time. So, I hope na ito ay magbigay sa atin ng linaw. Okay? So, again, balik ulit tayo sa ating ano, I hope na nasusubaybayan nyo lang na darating yung man of lawlessness. This is the man of sin. Okay, darating yun. No? Hindi pa ho nangyayari yung rapture. After ng rapture ay darating itong antikristo nag-iisa na mamumuno at pamumunuan niya ang maraming country o buong mundo para labanan ng Diyos. Okay? This is the man who lives without regard for God's law. Talagang hindi niya kinikilala ang salita ng Diyos. Itong taong ito ay openly na talagang labanan ang God's law, who openly defies God's rule, yung pamumuno ng Panginoon. At alam naman natin na sinasabi sa Biblia ng taong ito, sabi sa Bible, sa 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Okay? So ito talagang tao na talagang talagang hayagan niya, na talagang kakalabanin niya. No? This is the final and ultimate apostasy by the man of lawlessness and the son of destruction. Ito yung sinasabi ni Pablo at taga Thessalonica, hindi pa darating yung days of the Lord kasi hindi pa dumadating yung final and ultimate na apostasy. Okay? Rebellion and revolt. Okay? Na pamumunuan ng taong ito. Okay? Isang tao. Okay? So, dito makita natin na he is the lawless, okay? Yan ang title sa kanya. God-defying, talagang kumakalaban sa Diyos, has no regard for the law
God, wala siyang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, okay? Sa utos ng Diyos, okay? And also, he will take God in a flagrant, talagang hayagan na revolt and rebellion, paghihimagsik, paglaban, and also disobedience, pag hindi pagsunod sa Panginoon. Pero alam niyo po ba ang tawag ng Diyos sa taong ito? God's title for him is the Son of Destruction. Okay? Ang ibig po sabihin yan sa Hebrew, this is an old Hebrew way to speak, means he is one headed for destruction. Patungo lang siya sa kapahamakan. He is doomed to destruction. So yan po ang mangyayari sa kanya. So kung meron man siyang kapangyarihan, marami siyang lulukohin ng mga tao, ang kauwian niya lang, ang kanyang future ay ang destruction. Okay? Tanda po natin, sabi niya, he carries the spiritual genes of destruction. Nasa kanyang katawan na yung ano, sa kanyang sarili, yung genes niya ay ang kapahamakan. Okay? He belongs to the destructions by nature. Kung paano yung like the son belongs to his father by nature. Okay? Kung paano ang ama niya, si Satanas, ay nakatalaga na sa kapahamakan, siya ganoon din. Kaya nga son of destruction siya, tawag siya kanya. Okay? So saan siya nababagay? He belongs to hell. And he belongs to torment o paghihirap. He belongs to apologia. Okay? The Greek word for sa perdition, ibig po sabihin noon ay kapahamakan. Siya po ay isang malaking taong basura, ruin. Okay? Human trash for dump sa hell. Okay? So yan po ang makikita nating future na mangyayari sa Antikristong darating. Okay? So, by the way, sa Bible po kasi ay merong pong tinatawag na term na Son of Perdition. At itong title na ito ay binigay sa isang tao sa Biblia. Kilala niyo po ba siya kung sino? Okay. Do you remember who is it? Okay. Alam niyo kung sino? Walang iba kundi si Judas. Okay? Siya po ang tinatawag na the Son of Perdition. Okay? Basahin natin sa John sa verse 17, verse 2. At 12, samantalang ako'y sumusulat sa kanila, okay? Sumasa kanila, ito po ay panalangin ng ating Panginoong Hesukristo, ay iningatan ko sila sa inyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin ang siyang binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, okay? Kundi ang ano, ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ang tinutukoy po ni Jesus doon na napahamak sa kanyang mga alagad ay walang iba kundi si Judas. Okay? So tanda po natin, sabi po doon sa John 13 verse 3, si Satanas po ay kinontrolled ni Satan. Sabi niya, sa panahong iyon, ang kahapunan, okay, sa Last Supper, okay, inilagay na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulon niya si Jesus sa mga Hudyo. Okay? So makikita natin dito na si Judas na anak ng pagka perdition, okay, kapahamakan, ay siya ano, kinontrol ni Satan. Okay? Satan entered to him. Okay? So yan po ang makikita natin. Katulad din po yan ng Antikristo na dadating na sinasabi po dyan sa Revelation chapter 13 verse 1 and 2. Tingnan nyo. Pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay. Okay? Kita nyo. May korona ang bawat sungay na ito at ang bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalait sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo, ngunit ang mga paa nito'y tulad ng mga paa ng oso. Ang bibig ay parang bunganga ng leon. Ibinigay ng dragon, okay? Alam niyo ba yung sino yung dragon na yun? Si Satanas yun. Sa halimaw, yung halimaw po niyan ay yung Antikristo, ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. So kagaya po ni Juan, ni Judas, okay? Na control po siya ni Satanas, okay? Ganoon din po ang Antikristo na tinatawag the Son of Perdition, yung anak ng kapahamakan, ay ganoon din ay kokontrolin din siya ng Diablo. Okay? So yan po makita natin. The Antichrist is controlled by Satan. At yan po yung sinasabi nga sa Revelation chapter 13. Satan is the power behind him. So sa Hebrew po,
Ang tawag po sa kanya ay Son of Destruction. Ang ibig po sabihin, he who is destined to be destroyed. So yan po ang maliwanag na katotohanan tungkol sa darating na Antikristo. Okay? Siya po ay mamumuno sa mundo at gagawa po siya ng revolt at paghihimagsik sa ating Diyos. Pero pagdating ng panahon, pagdating ng Lord's Day, pagbaba ni Jesus Christ sa lupa, hihipan lang siya at mamamatay kasama ng kanyang mga kasamaan. Samantala si Satanas, ang mangyari, igapos po siya at ihulog sa bottomless pit kasama yung mga demonyo. Pero yung tao na binigyan ng kapangyarihan ni Satanas, ang sabi ng Biblia, siya'y ipapahamak. Okay? Siya'y mapapahamak. Okay? So, maliwanag po yan. Again, ito ay mangyari, yung kapahamakan na yun, ay mangyayari dito sa pagbaba ng Panginoon sa second coming at the end of the tribulation. Kung namumuno po dito yung Antikristo, makapangyarihan siya. Sinusunod siya ng mga iba't ibang mga hari. Okay? At talagang matindi ang kanyang gagawin. Okay? Pero sabi nga ng Panginoon, for the sake of the elect, paiiksiin niya ang panahon na ito para maligtas yung mga elect. Okay? So sana po ay makita natin na talagang nasa isip talaga ng Panginoon ang kanyang mga hinirang. At dito po tayo magtatapos. Ano po yung sabi ng Panginoon sa John 17 verse 12? Nung siya'y narito at nanalangin siya sa Ama, sabi niya, samantalang ako'y suma sa kanila. Okay? Ano sabi niya? Iingatan ko sila sa iyong pangalan. Okay? Yung pag-iingat ng Panginoon, yun ang ibinigay mo sa akin. Iingatan niya yung mga ibinigay niya, yung mga elect niya, mga hinirang niya. At siya'y binabantayan ko. Okay? At isa man sa kanila'y walang napahamak. Kaya mga kapatid, kung alam mo at natitiyak mo na ikaw'y pinili ng Diyos, okay? Ikaw'y totoong mananampalataya, ano ang pangako ng Diyos sa iyo? Ikaw'y kanyang pabantayan at walang mapapahamak sa kanyang mga hinirang at totoong kanyang mga anak. Samantala, kung ikaw naman ay hindi pa mananampalataya, kung ikaw'y kabilang sa Antikristo, sa mga nagre-reject kay Kristo, ang kauwian mo lang ay ano? Ang kapahamakan katulad ng darating na Antikristo. Nawa ang mga katotohanan ito ay gamitin ng Diyos para pagsisihan mo kung ikaw ay hanggang ngayon ay tinatanggihan mo ang pagliligtas na ibinibigay ng Panginoong Hesukristo. Ang aking dalangin, naway kahabagan ka ng Diyos at magsisi ka sa malimong paniniwala at pagkakilala kay Kristo. Kung ikaw ay matagal na inooperan ng kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon at tinatanggihan mo ito, naway ang mga aral na ito ay magsilbing paalala sa iyo na kapahamakan ang naghihintay sa sino mang tumatanggi sa pagka Diyos at Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga katotohanan na ito ng iyong mga anak, ang iyong mga hinirang, yung mga pinili ay yung iniingatan at wala mapapahamak. Salamat po, Panginoon, sa pagliligtas na ginagawa mo at yung inooper sa sino mang magsisisi at kikilalanin kang Diyos at tagapagligtas ng kailang buhay. Salamat po, Panginoon, na nasaksihan po namin ang mga huling araw na yung pagdating at dito ay pinakita mo sa mamagitan ng iyong mga salita ang pagdidiktas na inooper mo sa sino mang mga taong kikilalanin ka. Kaya Panginoon, ay aking dalangin na sana'y ang mga mensahe na ito, ang iyong mga salita ay gamitin mo para doon sa mga tao na hanggang ngayon ay hindi nagbibigay ng kailang pagtitiwala sa iyo. Kung sila ay umaasa sa kailang reliyon, sa kailang mga maling paniniwala,
ko sila man ay naloko ng mga bulaang propeta, mga bulaang tagapagturo, naway kahabagan mo sila. Naway ma-realize nila na talagang maraming mga tao, mga bulaang tagapagturo, mga nagpapanggap na Kristo, ay ililin lang at dadalhin sila sa katamakan. Kaya Panginoon, ito po ang aming dalangin. Gamitin mo po ang aming mga mensahe ng iyong mga salita upang mabago ang kailang mga pag-iisip at sila magtiwala sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang araw po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng buong may kapal.